Hi mga ka-friendships! Mayong adlaw sa tanan! Mga ka-friendships! Welcome back dito sa ating channel! Maligayang, maligayang pagbabalik dito sa ating channel! Sana mga ka-friendships okay at masaya tayong lahat ngayong araw. At by the way, today is Saturday, October 12. Alam ko mga ka-friendships na hinihintay niyo ang video na to. Pero mga ka-friendships, bago kayo tumingin dyan sa comment section, ako, panoorin niyo muna ating video hanggang dulo dahil wala kayo makikita ang Google Drive link sa ating comment section. Kasi mga ka-friendships, mag-chikahalo na tayo para alam niyo ang buong kwento. Pero meron pa rin akong maibigay sa inyo. Meron pa rin akong mai-update sa inyong hinihintay na files. Pero panoorin niyo ang video na to hanggang dulo at pakiusap ni Lola, huwag niyong skip ang ating ads, mga charurot na dumadaan sa ating video para pangdagdag pangkabuhayan ni Lola. Yan, it's just love, mga friends. Pero totoo talaga yan. Kailangan na kailangan ko ang dollars. So, ito na nga mga ka-friendships. Ganito yan, ha? Makinig kayo. Hindi ako madamot sa video na to. Gustong-gusto kong ibigay ang files na libre. Kaya lang mga ka-friendships. O, oh, diba? So, meron tayong isang hindi basher o kaya bitter. Iwan ko mga ka-friendships kasi last week, diba, yung week 3 na ating files ay napanood niya yon at nakita niya na files niya daw yon. Kiniklaim niya na files niya daw yon. At di ba sinasabi ko naman parati sa inyo na yung mga pinaninigating libreng files ay hindi ko yung gawa. Gawa yan ng ibang tao. Kaya nagpapasalamat tayo, pinasalamatan natin yung original na gumagawa. Yon. Kaya binibigay ko yung libre sa inyo dahil hindi ko naman gawa yun. Binili ko rin online. At madalas nga, na-scam nga ako dyan sa online na yan eh. So, ngayon mga ka-friendships, nagalit siya. Dahil daw, bakit ko sinishare ang files niya sa inyo? Sabi ko sa kanya, ha? Ano ba problema mo? Hindi mo naman files yan. Iba ang binilhan ko. So, sabi niya, binalikan niya ang convo namin kasi nagsinisya ng screenshot, mag-backread ka, yan ang sinabi mo. Sabi ko, hindi no, sinend ko rin ang mga screenshot doon sa kausap ko dyan, sa binilhan ko. Sinend ko sa kanya, tapos nagulat siya na ang mahal ng files na bayad ko doon sa binilhan ko. So, yun, nung nag-backread din ako, naalala ko, nakapag-avail, nakabili din ako ng file sa kanya. So mga ka-friends, pareho silang mga pages, Facebook page. Kaya lang hindi ko makita talaga ang mga tao kung sino yan silang totoo. Kasi naka-page lang siya. Hindi katulad yung mga legit talaga. Like, yung mga vloggers, content creators, di ba mukha talaga nilalagay. Yung iba naman, hindi. Pero alam natin kung sino sila. Kasi nag-video, gano'n, nag-vlog. Sila kasi is nagbebenta sila ng mga files. Hindi ko alam kung gawa ba nila yan o kaya binili nila sa iba at binenta lang ulit. Kaya yung binili kong files, nung pag-check ko talaga, files niya yon. Kaya lang, hindi niya alam yung mga bumibili sa kanya na binibenta din ng iba na may patong na. Kaya nung pag-send ko sa kanya ng screenshot kung magkano yung amount na binili ko, nagulat siya. Tapos nagulat din ako dahil ang mura lang sa kanya. So ganit, alam nga, pag, of course, kung nagbibenta ka, nagre-resell ka doon sa ano, sa iba, sa binili mo, papatong ka na, parang kikita ka doon, di ba? So, mahal nang nabili ko. Sabi ko, sige, ganito yan. Kung salagang sa'yo yan, hindi na ako mag-upload ng files na yan sa channel ko kung gawa mo yan. Eh, kaya lang, kanina, kaka-check ko din kasi every Saturday kasi ang upload nun, weekly uploads kasi sila. Nandun pa din ang file. Sabi ko, kanino kaya to? Sa kanya ba kaya to? Sa totoong binilhan ko. Tapos,
Kasi kung sa kanya yon, di ba na-block na niya sa drive? Kasi, of course, kung may drive siya, na-block na niya yon ang mga ano doon, ang mga shared na mga kung ano mga tao dito bumibili sa kanya, 'di ba yung mga franchise kapag drive na na share sa ano yun at na-identify niya kung sino talaga yung salarin. Ina-block na yun, natanggal niya yun. Eh, pag-show kanina, nakapag-upload din ng ano, ng bago, week 4, kaya maka-friendship sa video natin ngayon. Yun na nga, grade 4, para sa mga grade 4 ka-friendship teachers natin, lahat ng subjects, matatag files, DLL, at saka PowerPoint presentations. So, mamaya na, ganito kasi yun. Sabi, gusto ko sabihin talaga sa kanya na hindi ko naman ginagamit talaga ang files mo eh. Kasi ako ha, mga ka-friendships, nakita ko kasi sa mga files nung ito, yung binibigay natin weekly na uploads dito na free lang. Kasi napapansin ko sa ibang parts ng DLL o kaya ano, lesson plan, hindi connect, well, hindi aligned yung iba. Pero yung iba naman, connected naman, aligned naman. So, at saka yung PowerPoint niya, hindi ko rin ginagamit kasi iba kasi yung gusto ko, iba yung gawa ko. Kasi kahit mapansin niyo, di ba, yung mga previous nating uploads, nating weekly natin upload dito sa Batatag Grade 4, di ba, hindi ganun ka... hindi ganun kaganda, di ba? Kasi alam ko eh, ang gawa ko talaga mas... proud na proud ako sa gawa ko ha, kasi maganda talaga gawa ko. Pero hindi ko yung binibigay ng libre at hindi ko rin binibenta yung kahit ibenta ko pa yung mga gawa ko. No, kahit sa ibang mga sa school namin, hindi ako kumukuha ng file sa school namin o sa akin man, kasi alam ko yung ano yan, batas dyan. Yung mga binibigyan natin itong libre, yan lang yung mga nabibili ko. At alam nyo ba kung ilang best din ako na scam na yan? Nako, last week ha, twice ako na scam, kapag bayad ako ng 400 plus 600 plus just to buy and avail that files para maibigay sa inyo ng libre, maka-friendships. Tapos iba-block ka, automatic block ka agad. So ang sakit nun, maka-friendships, ang sakit-sakit. Kaya ngayon, ang gagawin natin sa files na to, maka-friendships, para makuha ninyo, para hindi niya makita. Oo, so ewan ko, may paraan pa din siya siguro kung paano niya malaman kung sa kanya ba tong files na to. Basta hindi ko sa kanya to binili. Binili ko sa ibang Facebook page, ha? At saka hindi ko din alam kung sino talaga ang may-ari kasi pareho silang page, hindi ko nga alam ang ano. At saka nakapag-upload din siya kanina doon sa ano, i-drive niya mismo. O kung nakapag-upload nga siya, ibig sabihin, gawa niya yon. Tapos, okay, sige, kasi na-identify na niya eh. Nasend ko yung page. Eh, sinend niya sa akin ang screenshot, black siya, black ba, hindi makontak. So, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano totoo. Kaya, ito mga ka-friendships, ang gagawin natin para makuha niyo ang files. Ganito ang gagawin natin ha. Makinig kayo. Ano ba? Nasa comment section ang dami ko yan na email address. So wag kayong mag-send dito sa YouTube email natin. Sa itong YouTube natin na email, huwag niyong gamitin yan. Mag-send kayo dyan sa comment section. May comment section dyan na ano, na email address. Dami ko yan. Pero active yan ha. Hindi ko siya official. So ang ginagamit ko lang siya para pang mga files ganun, kung saan sinisave ko. Kasi naka-rent yung ano na yan, email address na yan ng Drive. Alam niyo mo yung online rent ng Google Drive para matataas yung MBs or gigabytes ganun. So, naka-rent kasi yan ng 200. Kaya, ang daming pwedeng files na ma-save. So, ngayon maka-friendships, ang gagawin natin is mag-send kayo dyan sa ating tawag niyan, email, sa email ko dyan sa comment section ng ano pa gagawin?
since mag-effort kasi ako maka-friendships eh, di ba mapapagod ako? Di ba magsisend pa ako sa inyo? Ganun, nakitsi ba yung point ko? Ang hirap kasing sabihin, pwede bang ano, pahingi na konti? Dahil magsisend ako, mag-aalat ako sa inyo ng oras, di ba maka-friendships? Hindi ba masama, hindi naman siguro masama, any amount, maka-friendships, di ba? Magsisend kayo ng any amount sa GCash ko. Di ba? Kasi ano, like mamaya, mag-aabang ako hanggang anong oras, di ba? So, ganun. anong gawin natin maka-friendships? Mag-send kayo sa GCash ko ng any amount. Tapos, para makuha nyo ang files. Kasi, ia-add ko kayo sa Drive. So, isend nyo yung screenshot ng sinend nyo yung amount sa email ko doon. Isend nyo. Tapos, pati yung email address nyo isend. Para automatic yung email address na yun, yun yung ia-add ko doon sa Drive na yon. O, okay ba yung maka-friendships? Kasi, ano eh, di mo na ako pagod. Kaya alam nyo ba na naroblema ako kasi mapupuno na naman ang inbox ko niyan. Babahain na naman ako dyan ng messages or emails. O, di ba maka-friendships? O, so yun siguro, maka-friends, ang pwede nating gagawin. Sana hindi sa samang loob nyo maka-friendships kasi ayoko talagang magpapabayad kapag hindi ko gawa. Eh kaya lang meron tayo dito. hindi ko siya ma-block ganun maka-friendships. Ano siya, nung tinignan ko yung paano mag-block, hindi. May nakalagay lang hide, ganun. Hindi ko ma-block ang account, ewan ko. So, yun ang gagawin natin maka-friends. Mag-send kayo ng any amount sa GCash ko and then screenshot nyo yun at isend nyo sa email na sa comment section ng ating video. Kasama yung email address nyo din, isend nyo. Tapos, ia-add ko kayo sa Drive. I-share ko yung Drive sa'yo. okis ba yun? Goods ba yun? Basta hindi ko i-edit ang files kasi wala akong oras mag-edit. Okay? So, kayo na ang bahala mag-edit sa files. Pero kompleto yon. Kasi ako maka-friends, hindi ko talaga ginagamit ang files na yan. Kasi ako naman is math teacher at math lang naman talagang may hawak ko yung subjects. Pero ang pinaka marami kong subjects, 6 subjects or 6 sections, grade 4 math. So, may sarili akong files. Gumagawa akong sariling files, maka-friendships. So, yun. okay ba yun sa inyo, maka-friendships? So, that's all. See you sa the next video!